Today's Gospel, Monday, February 6, is taken from St. Mark chapter 6, verses 53 to 56. After Jesus and the disciple made the crossing, they came to land at Gennesaret and tied up there. As they were leaving the boat, people immediately recognized him. They scurried about the surrounding country and began to bring in the sick on mats to wherever they heard he was. Whatever villages or towns or countryside he entered, they laid the sick in the marketplaces and begged him that they might touch only the tassel on his cloak, and as many as touched it were healed. The Gospel of the Lord. Today's Faith Food Reflection is by Brother Selton Sindo of the Hand of the Sower Catholic Community. Hakbang sa Kagalingan. Isa sa mga pangalan ng Diyos sa Lumang Tipan ay Yahweh Rapha, ang ating Panginoon ay nagpapagaling. Malinaw na pinatutunayan ito sa tagpo ngayon sa Ebanghelyo. Maaaring magsilbi itong pamamaraan sa sino mang naghahangad ng tunay na kagalingan. Narito ang apat na hakbang sa kagalingan. H. Honor His Presence. Pinahihintulutan magkaminsan ng Diyos ang pagkakasakit upang hanapin natin siya na magpapagaling sa atin. Kung tutuusin, ang mga krisis natin ay si Kristong kumakatok sa atin. E. Expectant Faith. Walang kagalingan sa sakit kung walang pananalig. Ang simpleng paghawak sa laylayan ng damit ng Panginoon nang may pananampalataya ay maaaring maging daluyan ng kanyang himala. A. Approach God. Kailangan ng kakaibang sigasig upang kagalingan ay makamit. Kung minsan, kailangan pang tumawid sa ibayo ng lawa, mapatunayan lamang na tayo'y seryoso sa pagsunod sa Kanya. L. Loving Service. Nawa ang tunay na dahilan sa ating pagsunod kay Jesus ay dahil nagmamalasakit tayong lubos sa taong naghihikahos. Tiyakin natin ang ating pag-ayuda sa ating kapwa ay bunsod talaga ng wagas na pagmamahal at hindi para lamang sa pansariling pakinabang upang tunay tayong pagpalain ng may kapal. Manalangin tayo. Yahweh Rapha, maging daluyan kami nawa ng pagpapagaling sa aming kapwa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.